Gawa tayo ng cream caramel na kinecrave ng aking amo. Itong nakarang araw ko pa ito ginawa. Nagtanong ba kayo? Ang lasa nito ay parang Pinoy leche flan. Pero iba naman to kasi yung gagamitin natin ay itong cream caramel powder. Parehong brand lang yan ng cream caramel pero yung white pack ay nakalagay kasi sa carton. Pero pareho lang yan sila. So tatlong pack yung ginamit ko dyan. Ito talaga ay hindi ito mawawala sa mga nire-request ni amo pagka Ramadan. Isustore ko lang yan sa fridge at unti-untiin niya lang yan kakainin. Ito naman ay free caramel syrup sa white pack na ginamit natin kanina. Tunaw tayo ng asukal para sa bottom ng ating lagayan kaya hindi natin magamit yun. Ang inad ko na dyan sa mixture ay 1 cup ng powdered milk, 1 cup ng whipping cream, 2 eggs, 2 cups ng water, and 1 cup ng cream in can. Imix lang natin mabuti yan until wala na siyang mga buo-buo. At isasalang natin yan sa apoy at lutuin yan natin hanggang sa malapit na siyang kumulo ay off na natin yung apoy. Habang nakasalang ay kailangan natin yan halu-haluin. Ayan, halu-haluin lang natin yan habang nagluluto tayo at dapat hindi talaga yan siya kumukulo. Yung malapit na siyang kumulo ay enough na yon. Para itong Pinoy leche flan pero parang lang walang tatalo sa ating Pinoy leche flan. Bago ko pala sinalang yung mixture na yan ay nagtunaw ako ng asukal para ilagay dyan sa ating bottom ng lagayan kung saan natin imumulde yung ating cream caramel. Yung pagtunaw naman ng asukal, same process lang sa pagtunaw ng asukal kung gagawa ka ng leche flan. Pina-cool down ko lang ng konti sa ako nilagay sa fridge para mag-set. And then nung okay na siya at firm na, pwede ko nang ilagay yan sa serving dish para maganda naman tingnan pag bukas ni Madam sa ano, sa fridge. So ganito na yung itsura niya. Tantararan! Last year pala ay nakagawa ako ng parang cream brulee na texture gamit naman itong cream caramel powder. Sobrang sarap nun, gagawin natin yan sa susunod. Si Amo ay gusto niya yung maraming sauce, maraming sugar syrup dyan na nakalagay. So dinamihan ko talaga yan. Huwag niyong i-escape yung itlog dyan at yung whipping cream dahil yun talaga yung nagdadala ng creaminess ng kanyang texture. Pag susundin natin yung instruction na nakalagay sa pakete ay para lang siyang texture ng gulaman, kaya huwag niyong i-skip yung itlog at whipping cream. Kinabukasan ko na natikman yan dahil syempre unang kukuha niyan ay yung amo. Syempre hindi nga ako nagkamali, bawas na nga. O diba, pwede na nating tikman. Siyempre, sino ba namang matutuwa ay nag-crave nga siya tapos ako yung unang titikim, ako yung unang hihiwa. Ang pangit, diba? Super creamy, guys, at napakasarap mga yan. Mga nagtatanong at sa magtatanong pa kung nakatikim na yung amo ko ng leche flan na Pinoy style, ay yes, nakatikim na at sobrang nasarapan siya. Akala niya ay ito yung ginagawa ko. Yung powdered na cream caramel powdered ang gamit, pero hindi. Pinoy leche flan yung natitikman niya na hinahanap-hanap niya yung lasa. Paano ba yan for the takam-takam kayo dahil super yummy niya. Na-enjoy ko talaga yung slice na yan. Yung nag-crave kasi nito ay gabi pa umuwi kaya hinintay ko muna siyang makakain muna. So kinabukasan ko na natikman to. Para naman siya yung una. So that's it for today.